Aga po sa ating lahat, nandito po ngayon sa bahay ni Kalingap Club para po kausapin to ang magmanugang magbiyanan. Morning po. Ano pong kailangan natin? Okay, po sana. Po kayo din? Good morning po, ate. Ano pong kailangan nila? So ano pong dahilan, ate, bakit po kayo ay napasadya dito sa bahay ni Kalinga Pram? So po, yung anak ko po, sir, yung pinagtripan po dyan sa may nagugawan po ng dait Biyernes Santo po ng gabi. Biyernes Santo ng gabi, napagtripan? So po. So sino po suspect? Isa po yan si Elmer po, alias Elmer, ang nakita nyo kasama na sumuntok po sa anak ko. Ibig sabihin, napagtripan lang po sinuntok. Marami daw po sila, sir, kasama eh. Ha? Kaya po. Kaya pala kayo umiiyak dahil po sinuntok. Ano po nangyayari sa anak mo after nung suntokin? Ayun po, nawala na po ng malay. Tapos yung isang kasama. Eh, sino po nakatulong? Yung kasama daw po ng anak kasi na ano daw nga po, yun inabot pa nga daw po yun ang isa doon sa kasama nila. Nagtago lang po yun sa CR nung may lugawan po. Oo. Tapos po, nung lumabas din kasi nag-alis na kasi nakita na po yung anak ko, nagbubuan na po yun. Oo, nag-alis na sila. Alis na sila. Lumabas na po yung kasama niya. Kinuha po yung anak ko, wala nang malay. May dumating din po mga pulis. Oo. Tapos yun nga, dinala na yung anak ko sa ospital. Tapos ito naman, eh, ikaw naman ba? Ano naman ang iyong problema naman? Kasi namahan mo lang siya. So nakakaawa naman ang sitwasyon pala ng kalagay ng anak mo. Akala ko upo. Simpleng sugat lang. Oo. Tapos po? Tapos po nakausap na po ng doktor. Sabi niya, kailangan operahan. O, kumusta naman po? Na-operahan na? Na-operahan na po, sir. Kasi nakiusap na po sa doktor na kahit wala pa akong pambayad. Oo. Ano yung kasi buhay na doktor ko. Oo. Kawawa naman, ano? Tapos po, ano lang na po? Ano po pangalan niyo, ate? Mary Ann po. Mary Ann, taga saan po kayo? Gamonturo po ako, sir. Makakaawa naman yung anak mo. Patingin daw po ano po ang naging resulta. Mga kalingap, nakakaawa po yung sitwasyon. Napagtripan lang po pala yung anak niya, sinuntok na may kasamang bakal sa kamay. So ito po ang nangyari na so, ospital daw po. Ano sa mga pulis. Oo. Inaano pa po namin na po. Ano po ang sabi ng pulis? Eh, yan po, nabutas yung ulo. Hindi po. Kawawa naman. Ito po siya. Ilan taon na po yung anak nyo, Nay? Nag-18 na po siya noong February. Diyos ko po, napakabata pa niya para madanasan yung ganyan, ano? Opo. Nung dahil lamang, balita ko kasi yung po ay nag-solvent user, nagra-rugby. Sabi nga po, nung ilan na nakakita dito nung nagkatrabaho sa lugawan. Oo. Minsan daw, pag na-uwi siya, nakikita niya na nag-aano yung mga bata na yun. Oo. Pag marami po daw yan, naka-ano doon sa tabi ng kalsada. Pagkagabi po. Yun po pala ang dahilan, kaya kayo lumapit kay Kalinga Pram. Kasi po, lumapit ka po kami sa mga pulis, inaano po mga anong pulis na dapat ka po maano namin sa barangay yung pangalan na yan. Oo, kasi po. Malagot po sila. Hindi ko rin po alam. Ang alam ko lamang po kasi Elmer ang pangalan yan. Yan po daw na Elmer na yan. Isa din po yan sa sumuntok sa anak ko kasi. Ilan po ang sumuntok sa anak ni nanay? Marami daw po. Kasi may witness po kami na nakakita yung kasama ng anak ko. Grabe naman. Kumain lang ng lugaw. Napagtipan pa. Nga, yung tatlo po sir. Nahuli na yan. Na po nung. Ngayon, nalasa. Biyernes po ng gabi. Pinawalan din? Pinawalan din po kasi wala po po kaming sapat na ano. Bidensya? Opo. Hindi po umakas kasi. Kaya, nung ano ko pa lang po, ito na si kaso. Ang ganun po ba? Ipinawa nila sa anak po. Daming gastos, ano? Gastos po. Sige po, siguro ang may tutulong ko lang po, ate, ano?
mag-pray tayo. Wala naman imposible sa Diyos eh. Sige po, pumikit po kayo. Kahit naman po, paano, meron akong konting pera dito. Ito yung panggasolina ko. Bibigay ko na lang po sa inyo. Sige, pray tayo na gumawa ng himala ang Diyos sa inyong mag-ina. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus at sa patnubay ng banal mong Espiritu. Batid mo ang laman ni Ate. Ate ano? Ate Mary Ann, kung saan batid mo ang kanyang kalagayan na wala pong siya wala po siyang sapat na financial para pang pagpapagamot sa kanyang anak. Sa oras na ito, ikaw po ang nakakabatid ng laman ng aming puso, laman ng aming isipan. Ikaw po ang nakakakita ng aming nagawa. Kami may nakagawa ng kasalanan na hindi nagbibigay ng kaluguran sa iyo. Kasalanan sinadya o hindi sinadya, sa isip, sa salita, sa gawa. Patawarin mo po kami, Panginoon. At sa oras na ito, akin pong idinadalangin, dinudulog sa iyo ang kalagayan po ni Ate Mary Ann sa pampinansyal na pangangailangan. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya mo pong gumawa ng himala sa buhay ni Ate Mary Ann na nangangailangan ng tulong pinansyal. Lord, idako mo siya sa tamang tao, Panginoon, na maging daan upang madagdagan yung pangangailangan niyang pambayad sa ospital. Marami pong mayayaman. Katukin mo po ang puso ng mga mayayaman, Panginoon, upang matugunan po ang pangangailangan ni Ate. Lord, use your powerful name, Panginoon. Use your servant, Lord. Gumawa ka po ng himala. Mahabag ka po sa kalagayan ni Ate. Kasangkapanin mo po ang YouTube channel, Panginoon, na may maawa po sa kalagayan ni Ate Mary Ann. Kabagan mo po siya, magkaroon ng hustisya ang pangyayari sa kanyang anak at mahuli po ang nararapat. Salamat po, Ama. Kami po'y nananalangin na dumudulog sa iyo. Provide everything sa pangangailangan ni Ate na kung saan ang kanyang anak ay nasa ospital. Salamat po, Ama. Kabagan mo po ang kalagayan ni Ate. Salamat po. Let your will be done sa kanyang buhay, sa buhay ni Ate. Provide their needs, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Amen po, Ate. Yan niyo po, Ate, magpatuloy lang tayo. Magtiwala lang po kayo sa Diyos. At ang Diyos naman po ay tumutugon po sa pangangailangan ng tao. Malay po ninyo, sa pamamagitan po ng anong ito, ng aking video, may maawa po sa inyo. At ito naman po talaga naman po nakakaawa. Sa palagay niyo po, Ate, magkano po magagastos dyan? Basta po sabi nyo po, iniya po hanggang 40,000. Diyos ko po, pero yan ang Panginoon. Ano? Siguro po, ano po saan po kukulin? Huwag po kayong mag, ano, mabahala. Kasi kung iisipin nyo, dagdag depression po yan. Magtiwala lang po kayo sa Diyos. Alam, nauunawaan ko po yung kalagayan nyo, Ate, kasi naranasan ko rin po yan. Kasi yung asawa ko, may stage 3 cancer, breast cancer. Pero ako sa Diyos lang po nagtitiwala. Pati manugang mo, nag-iiyak na rin, no? Opo, ayan nyo po, miski ako po, nahabag din po ako. Dan? Dan? Mag-isa lang po ako dalawa sa mga anak ko, sir. Pwede ka bang makatulong kay Ate? Kailangan niya lang ng pera. Tigli 500 tayo. Bigyan natin tigli 500. Kawawa naman. So, ayan nyo po, Ate, malay nyo po, gumawa ng himalaan Diyos, ano? At si Dan naman, mapera yan. Malakas naman ang views niyan. Yan, si Kalingap Dandan, nakakaawa kasi tinan mo yung kalagayan ng kanyang anak, binugbog, sinuntok, tapos ay ang suspect si Elmer. Si Elmer? Oo. Ay, nakakaawa na, umiiyak, wala namang pera. Eh, meron naman ako dito ng pera. Ang pangtubos ko sana ng lisensya ito. 2,000 ito, hiniram ko kay Rob. Pero dahil kailangan niya ng tulong eh. But si Elmer so, daw ang suspect. Oo, si Elmer daw ang suspect. Ano ba ginawa sa kanya? Isa rin po daw yan, sir, sa ano po. Kakawa naman. Kasi yung, ano po, yung kasama ng anak ko, nakita po talaga siya. Lupa. Kumain lang ng lugaw, napag-tripan sinuntok. Tripan lang po siya. Eh, bitchi ko no ang gamit. Eh, talaga mabibiyak nga ang ulo. Ay, ito po, inopera yan. Biniap po na yung ulo po ng anak ko. Meron, kakawa naman. Hanggang ngayon po, nasa hospital siya. Eh, ang laki pala ng gagastos.
40,000 malaki yung matutulong ng ating tigli-limandaan ako yun. Oo. Alam mo, Dan, alam mo yung pera na ibibigay natin, babalik ng Lord yan. Higit pa. Kaya nakakaawa kasi. Oo nga. Ayan po. Meron ka ba limandaan dyan? Tigli-limandaan na lang tayo? 1,000 Ay, wala akong limandaan dito eh. O kuha ka tigli-limandaan tayo? Ayan po. Magtiwala lang po kayo sa Panginoon, ate. Malay mo, gumawa ng himalaan Diyos sa inyong dalawa. Wala naman po imposible sa Diyos. At nakita ko naman po na hindi naman po biro yung pangyayari. Talagang ganyan. Talagang hindi naman siguro kayo lalapit. Pero best way din po niyan ay humingi rin po kayo ng tulong sa mga politiko. Tapos lapit po kayo sa DSWD. Oo nga, hindi. Sa Lunes po, punta po kayo sa PCSO, dyan po sa may Kapitolyo. Hingi kayong tulong sa DSWD, sa Malasakit Center, at yan po yung makakatulong. Pero at least yung pong aming paghahaltian ni Kalingap dan, na tiglilimandan. Ay, alika na dan, ito pala meron. Oo. Masan ba? Ito pong perang ito, yan, pagtubos ko po yan ng lisensya sa Lunes. Kaya lang siyempre, kailangan nyo po yan para po sa yan, nagbigay po si... Kaya namin ibigay. Oo, yan lang ang kaya namin ibigay. Pasensya na po, kalti alam nyo po yung akin po kasing nakatagong pera dito. Pagtubos ko po ng lisensya. Eh siyempre, humingi ako ng tulong kay Kalingap dan na dagdagan ng limandaan, tigli-limandaan kami para tig-1,000 eh, para maging 1,000 yan. Kahit pa paano, makakadagdag tulong din po yan. Oo. Oh. So... Maraming salamat. Ay, wag. Sa Diyos po kayo magpasalamat. Nagpasalamat po tayo kasi hinipo ng Diyos si Dan. Hindi nagdalawang isip na magbigay ng 500. Dan, anong masasabi mo, Dan? Sa mag-ina. Sa mag-ianan. Eh, tulad yan, ang laking pasalamat niya na nagbigay ka ng 500. Ano lang, brother, yun lang kasi ang maabot natin. Oo nga, at least nakatulong tayo kahit maliit na bagay, di ba? Sana ano, magawan po ng ano. Paraan. Ang paraan din. Nakakaawa naman eh. Ano pong ano yung gagawin, nakausap nito yung magulang ni Elmer? Hindi pa po, kasi kahapon po gamit pa lang ako yung sabang hanggay. Kasi pa sila ng ano, kung kailan papatawag daw po yun. Papatawag po si Elmer? Opo. Okay. Pupunta naman po si Elmer. Wala sa inyo po sinabi. Hindi nga nagtatago daw eh. Hindi naman po sinabi nung nag-ano sa barangay. Kakaawa na ba? Marami po sinabi. Kayaan nyo po ate, malay nyo. Dalawa po na barangay, ano, gubat, may isa pa po doon. Malay nyo po ate, gumawa ng himalaan Diyos. Pag ano po kayo, magtiwala lang po kayo. Pasensya na po kayo, yan lang po nakayaan namin ni Dan na tulong. Nag-ate pa po kami. Alam ko naman, ako naman ay may hanap buhay. Kaya ko pa naman mag-provide kahit pa paano. Kaya sabi ko nga, lisensya, madali lang yan. Sana po makatulong yan. Pasensya na po kayo ate. No? Kasi sa totoo lang, gusto ko rin gisingin si Kalinga Prab. Kaya lang natutulog pa. Puyar din po kasi yon. Siguro yan, malaking bagay na po yan. Ano saan po kayo? Sakasangali po, malay ninyo. No? Di naman sinasadyang pagkakataon, lobe ng Panginoon na yan pong pangyayari, may maawa po ng mga viewer. Saan po kayo pwedeng kontakin? Pag-iwan na lang po kami ng cellphone number. Oh, sige po, para sakali po tatawagan ko po kayo. Ano po? Sige po, maraming salamat ha. Pasensya na po kayo sa amin na natulong. Ang prayin po na sana po magkaroon ng hustisya yung anak mo. May provide ng pangangalangan. Yan po mga Kalingap, nakakaawa po yung magbiyanan. Pag na si Ate Mary Ann. God bless po. Yan mga Kalingap, meron po tayo natagpuang mag-ina na nakakaawa po yung kalagayan. So mabuti na lamang po at meron po ako nakatagong konting pera na pampa-rin nyo ng lisensya. So salamat po mga Kalingap, huwag po natin kalimutan. Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog Kalinga Vlog. Siyempre po ang inyong likod brother Paas. Shoutout po kay Edna Merlusa, Tita London, Bills Kitchen, Kamanang Sbarity TV, Anilu Gold, Edna Malinaw,
Karaib pe, Josephine Portante, Inday Guapa, Inday PB. At sa lahat po ng mga tumatakilig ng channel ito, salamat din po kay Manny Bosini. Mabuhay po kayo kay Unanay Kidaw. Yan. Salamat po sa inyo. Hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Sana po, salamat po sa mga nag-like, sa mga nag-share. Siyempre po, salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. God bless you po. Bye-bye.